Hello guys, welcome sa aking vlog. Kung naalala nyo nung nakaraan nag-vlog ako, sinabi ko na sa mga susunod kong vlog ay susubukan natin mag-video naman patungkol sa tamang maintenance ng ating mga chain. So maraming mga rider ngayon, maraming mga nagmumotor na kalimitan, nalilimutan ito, pero alam nyo ba na sobrang halaga ng chain na dapat natin alagaan at i-maintain para hindi tayo ma-disgrasya kapag tayo ay lumotor. So yun guys, ang gamit pala natin ngayon ay syempre mag-DIY tayo. Subukan natin gumamit ng gas, pero huwag nyo isusubukan to, experiment lang to guys. So maraming gumagamit sila ng diesel, okay, yung iba naman gumagamit ng chain cleaner, pero wala tayong ganun eh, wala tayong available na panglinis na degreaser o kaya yung diesel. So kumuha muna ako ng konti sa ating motor at subukan natin panlinis. First time kong gagawin to, syempre mahihirap ako kasi highly flammable ang gasolina, so ingat-ingat lang tayo guys. So una, i-spray ko muna at saka natin gagamitan ng toothbrush panglinis lang sa mga sa mga link niya. Tingnan natin yung effective ba. Tara. And guys, bilang pagpapatuloy ng ating vlog sa paglilinis natin ng ating chain, ng ating motor. So, laway na lang natin yung pag-review nitong nabili kong chain tube dun sa may Urdaneta nung recent, mga 3 months ago. So, ilang beses ko na rin itong nagamit. And, na maganda. Ang masasabi ko na napakaganda. Sana all. Tsaka, nasa-serve niya talaga yung purpose niya. Especially kapag sa kadena kasi na kaibigan. Pwede naman gumamit ng mga alternative like oil or yung mga yuk. Magaling mo pala dyan ah! Hindi ko alam! Oil na tira-tira, pwede gamitin. Pero ang disadvantage kasi ng paggamit ng mga used oil o kaya yung mga engine oil na yung mga tira, kapag maalikabok yung dinadaanan nyo or kapag nadaan kayo sa mga maputik or anything na pwedeng tumalsik dun sa may kadena nyo o ma-adapt nung kadena nyo,
pumupunta siya doon sa may fan, pumupunta siya doon sa mismong mga chain links, and then nagkukos siya nung parang namumuong dumi. Kaya pansin nyo, nagiging madumi yung kading natin for at least mga kahit halilings nyo pa lang, after ilang araw lang, madumi na agad. So, ito yung kailangan gamitin natin every time na pagkatapos natin maglinis, kailangan natin gumamit ng tinatawag natin chainlink. Mamaya, pupunta tayo doon sa may motor at saka i-apply natin itong ating chainlink. So, before that, gusto ko munang basahin yung one ito, yung mga nakalagay dito sa likod. So, sabi niya dito, this product is suitable for lubrication of special transmission chains. Yan. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede siya sa mga merong mga kadena. Pwede sa timing chain, pwede sa starter, dun sa may chain, sa may starter, pwedeng-pwede ito. At sa mga iba pang mga makina na merong kadena, pwedeng-pwede ito. Tsaka ang kagandaan nito, guys, dalawang klase ang product ng Kobe. Yan. So, yung isa, yung ipapakita ko na lang sa may screen nyo, yung isa, yung kulay dark blue, yun yung parang mas murang version nito. Kasi ito, akala ko noon, nung pumunta ang order nito, akala ko nasa 150 pesos lang to or nasa 120, kaya kinuha ko. Hindi ko kasi napansin agad na iba pala to. So, nung pagkakuha ko nito noon, hindi pumunta ako sa cashier, nakakatawa, di ba? Nung pagka-punch nung cashier dun sa may motorcycle shop shop na ito, nagulat ako sa kwan sa... Tony! Omae wa mou shindeiru! Presyo, 276 pesos po ito. Can you imagine? So, para hindi naman ako mapaya. So, sa Ilocano, inturturad ko ngayon na lang. Uy, sana uy! Kulit naman, guys. Kasi, yun nga, yung nasa-serve niya yung purpose niya. Tsaka yung lubrication ng aking chain, yung chain ng ating motor, yung time na ito nang ginagamit ko, hindi siya basta-basta nagdudumi. Yan. Kaya nga, advisable na gumamit nito kapag katapos nung dinisin nyo yung kadena at huwag nyo i-apply itong ganitong chain lube na marumi pa yung kadena nyo kasi mag-accumulate lang ito ng mga dumi na pwedeng kahit sayang lang yung pag-spray nyo ito, mahal pa naman. Kaya dapat, make sure na malinis yung inyong mga kadena bago nyo i-spray yung ating Kobe chain lube. So, meron pa isa. Itong brand kasi na to, ito ng product na to is nakalagay dito, performance, high performance, off-road. So, ibig sabihin, kadalasan ito yung ginagamit sa mga dirt bikes, yung mga nag-trail, ito yung kadalasan ginagamit kasi advisable siya gamitin kahit yung mga sports na extreme. So, hindi gaya nung isa na more on yung isang Kobe, more on gamit talaga siya sa conventional riding like city riding or long riding na kung maaari, puro semento. Pero ito, kagandaan nito, mahal talaga to pero yung purpose talaga ito is for off-road. So, ibig sabihin, dito sa probinsya, di ba, maraming mga lubak, maraming mga daan na putik-putik, kaya the best na gumamit nitong Kobe same lube na off-road version. So, andara, samahan niyo ako na i-apply ito. Tingnan natin kung ano yung magiging effect, kung ano yung magiging itsura nito sa pag-apply natin dito sa motor. So, bago natin i-apply, guys, tingnan natin kung ano yung texture nito, itong spray nito. Yan. So, napansin ko, guys, itong liquid na to, yan. Alam niyo yung kwan, kung nakakita na kayo nung STP, yung oil additives. Yan, i-scan ko na lang sa screen kung ano yung STP. Nilalagay din lang sa oil, parang oil treatment yon. Parang ganito kadulas yun eh, ganito. Hindi siya parang yung langis na kapag yung engine oil na kapag nirarab mo. Habang tumatagal mong nirarab, parang nawawala yung oil effect niya. Ito guys, kahit pansin nyo, parang dry na siya, pero pagka anirab mo yung dalawang mga daliri mo, yan, meron pa rin siyang, mararamdaman pa rin yung langis, yung oil na nakakapit sa balat mo. Yan. So, very, konto, magandang gamitin po guys sa ating mga motor. So, tara, samahan niyo akong ilagay ito, i-apply na rin ito.
kulay na parang mamamuto siya, guys. Eh, yun yung chemical na ginagawa para i-trip niya ng ganyan ang chemical. Ayan guys, so tapos natin i-chain loop yung ating kadena. Ayan. So sana natulungan kita, nabigyan kita ng panibagong kalaman kung paano mag-maintain ng ating kadena. Kasi sa promotor mga kapatid, hindi lang naman yung makina yung minimaintain natin. Dapat lagi din natin i-maintain yung ating kadena, kasi kahit na anong ganda ng ating makina, kapag yung pinaka kadena naman kung saan dumadaan yung para aandar yung ating motor, diba? So kailangan i-maintain natin yun, guys, para maganda pa rin yung takbo, especially kapag nagmumotor tayo, kasi mahirap kapag ma-accident kita at ang cost ng kadena. So para maiwasan natin yung mga accident, or sabi natin medyo accident, i-maintain natin kahit yung pinakamaliit na parte ng ating motor para magamit natin siya ng sal. So, guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, nanayahan kita na like, at kung may katanungan ka naman, pwede ka mag-comment. Siyempre, pwede mo rin i-share ito para mabahagi na din natin yung mga kaibigan nating riders dyan, at saka yung mga kakilala mong gusto mo ding matutunan nila yung tamang pag-maintain na. So, disclaimer lang, guys, yung ginamit ko kanina ng panglinis, yung gas, experiment lang yun. Huwag na huwag nyong gagawin yun. So, kung gusto nyo naman na mas safe yung panlinis nyo, pwede kayong gumamit ng diesel, or kung pa naman, kung meron naman kayong budget para sa chain maintenance kit, merong nabibiling produkto naman, gaya ng Kobe maintenance kit, chain cleaner, may kasama na yung chain cleaner, may kasama na yung chain lube, meron na rin brush yun, at saka meron ding towel yun. So meron ding ibang brand like dun sa Extreme One, pwede rin kayong mag-avail. Pwede kayong mag-avail, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Sa Shopee o sa Lazada, pwede kayong mag-order dun, guys. So salamat sa inyong panonood. Siguro, yung next naman nating video, guys, is i-review naman natin tong isa pang product ng Kobe. Nabili ko rin ito sa Lanita, ito yung Kobe Tire Block. Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin to at kung ano nga ba yung kagandahan ng produktong ito, para at least na magkaroon din kayo ng idea kung bakit kailangan natin i-maintain din yung ating mga gulong sa paggamit na ginatawag natin yung tire block. So guys, maraming salamat, at kita-kits ulit tayo sa susunod kapang video. Dito yung kaibigan, Jeko Moto.